Pinag-iisipan mo ba na mag-alaga ng hayop? Pero ayaw mo ng aso o pusa dahil gusto mo ng kakaiba. Bakit di mo subukang mag-alaga ng mga non-traditional pet gaya ng insekto? Oo, tama ka sa narinig mo. Insekto nga. Siguradong ang mga aso at pusa ay mga kamangha-manghang mga alagang hayop. Ngunit hindi ito para sa lahat. May ilang mga tao na mas gustong mag-alaga ng mga non-traditional pet gaya ng insekto, arachnid, arthropods at iba pa. Ang mga insekto ay maaaring mukhang nakakatakot para sa ilan. Ito ay marahil sa nakakapanindig balahibo nitong mga paa na puno ng balahibo sa tuwing gumagapang sa ating katawan. Ngunit kung pagmamasdan mo sila mabuti, ay ma-appreciate mo din sila. Nakaakit-akit din pala sila. At hindi lang yun, sila ay merong mahalagang papel sa ating ecosystem. At bago ka kumuha ng insektong aalagaan mo, iminumungkahi ko na mag-research ka muna ng ilang mga bagay patungkol sa insektong napupusuan mo upang malaman mo ano nga ba ang mga pangangailangan nila. Okay, huwag na nating patagalin pa dahil narito ang listahan ng 10 creepy insects na pwede palang maging alaga. Ngunit bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga kakaiba at kamangha-manghang kwento ng ating mundo, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Pindutin mo ang subscribe button at ang bell button para ma-notify ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Number 10. Stick Insect. Pinangalanan base sa kanilang itsura na tulad ng isang stick. Ang mga stick insect ay biyasa sa pagtatago. Sila ay matatagpuan sa mga tropical na kagubatan sa buong mundo. Maaari silang mabuhay ng hanggang sa 16 na buwan at lumaki ng hanggang 1 feet. Ang mga insektong ito ay mga vegetarian at mas gusto nila na ang mga dahon na kakainin nila ay sariwa. Kaya siguraduhin na lumikha ng isang maayos na tirahan para sa iyong alaging stick insect. Kung hindi man, maaari kang humanap ng ilan sa iyong mga tanim na halaman upang gawing tirahan nito. Ang mga insektong ito ay natutuwa kapag sila ay hinahawakan, kung ikaw ay banayad, dahil ang katawan nila ay mas marupok kung ikukumpara sa ibang alagang hayop. Kaya naman, kapag ikaw ay kinagat ng insektong ito, isa lang ang ibig sabihin nun, dahan-dahan lang. Number 9. Millipede. Ang millipede ay hindi insekto. Tulad ng mga centipedes, sila ay inuri bilang arthropods. Ang pangalang millipedes ay Latin word na ang ibig sabihin ay 1,000 paa. Ngunit nakikita natin na ang millipede ay wala sa 1,000 ang kanilang mga paa. At alam nyo ba na mayroong higit sa 10,000 species ng millipede sa buong mundo? Gusto nila na lagi silang nakatago. Kung kaya naman, bigyan mo ang alaga mong millipede ng ilang mga tuyong dahon. Kumakain sila ng mga piraso ng sariwang prutas at gulay. At dahil sa kanilang healthy lifestyle, naong kaya ang buhay ng mga millipede ay maaaring mabuhay na hanggang sa 10 taon. Mag-ingat ka lang na hawakan ang mga ito dahil isa sa kanilang defense mechanism ay ang paglalabas ng isang chemical na maaaring ma-irritate ang iyong balat. Number 8. Cockroach. Kapag narinig mo ang salitang ipis, ay masasabi mo agad na walang iba kundi ang pesteng ipis. Sa katunayan, maraming bilang ng tao ang takot sa ipis, lalo na kapag ito ay pumasok sa loob ng iyong kasuotan. Idagdag pa dyan ang rason na sila ay nagdadala ng ilang sakit. Ngunit kung ang karamihan ay tinuturing itong peste, meron namang mga tao na kinikilala ang ipis bilang isang pet. Ang pinakakaraniwang ipis na ginagawang pet ay walang iba kundi ang hissing cockroach, na pinangalanan dahil sa kakaibang ingay na kaya nitong gawin. Minsan, ginagawa nila ang tunog na ito tuwing sila ay hinahawakan. Bagaman ang mga ipis ay kagaya ng mga tao na mayroong 5 senses, ang pagkakapwesto ng kanilang mga sense organs ay naiiba. Halimbawa, ang mga ipis ay nakakarinig sa pamamagitan ng kanilang mga paa. Number 7. Praying Mantis. Marahil mas angkop na pangalan para sa mga insekto na ito ay praying mantis. Dahil ang mga insektong ito ay walang awa pagdating sa kanilang mga pagkain. Hunters at heart ika nga. Hindi hadlang sa kanila ang isyo ng kanibalisin pagdating sa pagkain. Dahil maging mga kauri nila ay kasama sa listahan ng kanilang mga kakainin. Nabubuhay lamang ang praying mantis ng halos 6 na buwan. At hindi lahat ng insekto ay nabubuhay ng ganito katagal.
Marahil, isa ito sa paraan ng kalikasan upang makontrol ang pagdami nila dahil ang babaeng mantis ay kayang maglabas ng hanggang 100 hanggang 400 itlog sa isang pagkakataon. Siya nga pala, ang isa sa pinakamalapit na kamag-anak ng mga mantis ay ang ipis. Number 6. Tarantula. Ang mga tarantula ay kabilang sa grupo ng mga arachnid. Oo, ang mga tarantula ay kabilang sa listahan ng mga maaaring gawing alaga, lalo na ng mga taong handang hawakan ang mga gagambang ito sa responsableng pamamaraan. Ang mga gagambang ito ay hindi nakakapinsala sa mga tao, maliban sa isang masakit na kagat, at ang kanilang kamandag ay mas mahina pa kaysa sa isang pangkaraniwang bubuyog. Kung ikaw ay mag-aalaga ng isang tarantula, mas makabubuti na bilhin mo ito sa mga lito mong breeder kaysa sa mga nahuli sa wild. Dahil ang mga tarantula na nahuli sa wild ay may kabangisang taglay. Sinasabi rin na ang mga tarantula ay matalino at masayang panoorin dahil ang bawat isa sa kanila ay may mga kanya-kanyang personality. Number 5. Cricket. Ano ang naiisip o nararamdaman mo sa tuwing naririnig mo ang tunog na ito? Nakakagaan ba ng pakiramdam? Nakaka-relax ba? Kung yan ang nararamdaman mo, ang cricket ang tamang insect pet para sa'yo. Ang mga cricket ay hindi magastos alagaan at maaari mo silang matagpuan kahit saan. Ang kanilang buhay ay karaniwang tumatagal lamang ng ilang linggo. Hindi sila mahirap alagaan dahil hindi sila mapili pagdating sa pagkain. Kahit anong pagkain ang ibigay mo sa kanila ay kinilang kakainin kasama ang cereal, granola at birdseed. Number 4. Mealworm. Kung naghahanap ka ng pinaka-low maintenance na insect pet, mealworm ang para sa'yo. Ang mga mealworm ay ang larval form ng leafworm beetle, isang species ng itim na salagubang. Ayon sa isang vlogger na si Penny Whitehouse, sinasabing ang mga mealworm ay nagbibigay ng magandang sensory activity para sa mga bata. Ang paghahawak ng isang dakot na mealworm at ang kanilang paggalaw-galaw sa loob ng iyong kamay ay isang pakiramdam na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. At talaga namang gustong-gusto ito ng mga bata. Sa pag-aalaga nito, kailangan mo lamang maglatag ng oats sa kanilang kulungan at ilang piraso ng sariwang veggies upang maging masaya sila. Hindi mo na sila kailangan bigyan ng tubig dahil kumukuha sila ng tubig mula sa mga veggies at kumakain ng mga oats. At ang kailangan mo na lamang gawin ay palitan ang kanilang oatbed tuwing linggo o higit pa. Number 3. Scorpion. Ang isa pang arachnid sa ating listahan ay walang iba kundi ang scorpion o alakdan. Maglaan ng ilang oras na alamin ang tungkol sa mga ito bago mo iuwi sa inyong bahay. Ang mga scorpion ay hindi mga turoang hayop gaya ng aso. Sila ay hindi din magastos sa pagkain. Kumakain sila ng iba't ibang uri ng insekto, kabilang na dito ang cricket, ipis at iba pa. Ang scorpion ay maaring mabuhay na hanggang 3 taon. Nocturnal sila, kaya asahan mong makita silang mas aktibo sa gabi. Lahat ng mga species ng scorpion ay may kakayahang sting. Ang kalubhaan ng reaksyon ng kanilang sting ay nag-iiba mula sa mild irritation hanggang sa kamatayan. Kaya, seryoso, do your research bago ka mag-alaga nito. Number 2. Ants o langgam. Ang mga masisipag na insektong ito ay ilan sa mga pinakamasayang panoorin. Ang mga langgam ay palaging abala sa pagkolekta ng pagkain o pagtatanggol sa colony. Ang mga langgam na posibleng maging queen ay nagkakaroon ng mga pakpak habang sila ay lumalaki. At kapag umabot na sila sa hustong gulang, sila ay lumilipad upang magsimula ng isang bagong colony. Maliban sa pagkain at tubig, ang mga langgam ay nangangailangan ng kaunting maintenance sa sandaling na itayo muna ang kanilang mga enclosure o tirahan base sa kanilang mga uri. Ang mga kinakain nila ay nag-iiba din base sa kanilang species o uri. Ang ilan ay kumakain ng buto, ang iba naman ay insekto at tubig na may halong honey. Para masimulan ang iyong pet ant colony, kakailanganin mo ng isang mated queen.
pwedeng nag-iisa o may ilang kasamang worker o drone. Kung walang queen na magpaparami, ang colony ay hindi makakasurvive. At ang nangunguna sa ating listahan mga chong ay walang iba kundi ang doodlebug o ant lion. Ang doodlebug ay ang immature stage ng ant lion. Ngunit ang mga ant lion ay maaaring manatili sa larval stage ng mahabang panahon. Maliban sa ant lion, ang salitang doodlebug ay ginagamit din bilang palayaw o nickname para sa mga pilbug at mga beetle. Simple lang ang pangangailangan ng alagang doodlebug. Magbigay ka lamang ng isang mababaw, mabuhangin na kahon, at ilang mga insekto upang gawing pagkain. At ang iyong doodlebug ay siguradong magiging masaya na. Ang mga doodlebug ay naghuhukay at inululubog ang kanilang sarili sa buhangin. Ang hukay na ito ay kamukha ng isang cone. Sila ay naghihintay lamang na mayroong mahulog na insekto sa ginawa nilang hukay. At kapag may nahulog na, maari na silang magpiesta sa kanilang mga biktima. At yan mga chong, ang listahan natin ng 10 creepy insect na maaring gawing alaga. Sana ay meron kayong natutunan sa video na ito mga chong. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Kung meron kayong tanong, comment o suggestion, iwanan lang po sa ating comment section. Hanggang sa muli mga chong, paalam!